Muli po, ako si MR TDJLP, ang inyong ka-DIY. So, bali, continuation o dito, no? Ito yung motor na ano. So, ikakabit na natin to. Kanina, black 220. So hindi ko makita eh. Kasi pasensya na, medyo mahina yung salamin ng yung reading glasses ko, kailangan pa ng ano eh, magnifying glass to yun, magnifying glass, so para makita ko ng gusto yung ano. May ano kasi siya eh, may wiring diagram sa iron core, so meron tong ano, itong motor na to, thermally protected to. May thermal fuse protector to sa common niya, no? Makikita mo dyan. Ano? So, kung masira yung thermal fuse nito sa loob, ganun din ang gagawin mo rito, yung babaklasin mo yung ito, yung kanyang sealed na ano na tornilyo, no? At papalitan mo yung thermal fuse, tapos ibabalik mo ng ganun, wewelding-in mo rin para fix siya. So itong motor na to, hindi to basta-basta masusunog kasi may thermal protector to eh. Mag-o-open yun. Not resettable yun. Kaya, okay yun. So, ikakabit na natin siya, no? Ikakabit na natin siya dito sa washing, no? Ako mo, wala kasi kung pang top view na ano yung camera eh. Ganyan na lang. Ang tabo. Ayan. Ayan. So, ikakabit natin siya dyan. Dali na pa siya ikabit eh. Ganyan. Tutornilyo mo siya dyan. Saka pag pinipix mo yung mechanical sa loob, o nire-repair mo yung mechanical sa loob, dapat pagka binalik mo na yung buong ano, buong mechanical niya at nakasarado na yung motor,
dapat ganyan ang ano niya, ikot niya. Yan, ganyan o. Oh. Smooth. O, oh, matagal siyang huminto kasi alay na alay siya. Pero pag yung iniikot mo, iniikot mo na malakas, maya-maya hinto ka agad, eh, may problema pa yun. Dapat may alay mo pa ng gusto. No, kasi masisira siya katagalan. Ito, pwede mo nang ikabit. Limbawa, ito yung dalawang linya niya eh, para sa cordon niya. Oh. Itim at saka puti. Oh. May wire cap siya. Oh. Tanggalin mo lang yung wire cap, bilugin mo lang, press mo ng long nose. Tanggal na siya. Tapos ito, ganun din. Tanggal na rin siya. No? Yung dalawang linya na yan, komot, ito madali lang ayusin itong ganitong washing machine. Yung mga household nito, kayang-kaya talaga to. Mahirapan lang sila sa dito, sa motor, kung may sira sa loob. Kasi mahirap kalasin yan eh. Talagang kailangan mo ng technician yan eh. Kaya electrician na marunong talaga lang. Diyan lang naman nakakaproblema pagka ano, no? Ngayon, kung ang mga sira ay kapasitor lang, madali kasi ilan-ilan lang yung wire. Minsan yung plug nga lang nasisira rito eh. Hindi alam nung may-ari, ang nasira ito. Minsan ito lang nasira. Hmm. O kaya yung saksakan, hindi gumagana. Ayaw mandar ng washing machine. Ano lang. O, katulad na ito, yung itim na common ng motor at saka yung itim na isang linya ng cordon. Magsasamahin mo lang yan. Lalagay mo yung wire cap. Yan. Itong wire cap, minsan nasisira na ito katagalang. Grip mo lang uli ng long nose. Okay na siya. Matibay na siya. Tapos, para sigurado, lagyan mo ng electrical tape. Sa manufacturer, wala nang electrical tape yan eh. Kaya lang, kumot, ni-repair mo na rin lang. Lagyan mo na ng electrical tape para maganda. Yan. Pag
bago kasi yung wire cap, ano pa siya, bilog na bilog. Pero pag ganitong ibabalik mo lang sa dati, ano yun mo, medyo hindi na siya yung talagang bilog na bilog. Medyo naka, ano na siya. Oh, yan. Oh, di kakabit na uli natin. Pagkakabit nito, layo natin ng konti. Hinihila kasi itong kus na to eh, para maisalpak yung itong tab na to, itong kalahati ng tab. Hinihila itong kus para maipasok to. Ganyan. Ganyan. Tulak. So, salpak na siya. So, yan, salpak na siya. Okay na. So, pause natin ha. Ang bilis ng oras eh. So, yan, bali, tuloy natin. Tuloy natin. May color coding siya, kaya hindi mahirap gawin. May color coding yung wire, no? Hindi siya mahirap doon. So, may color coding siya. So, ito yung capacitor niya. Ito yung capacitor niya. May kulay din. Blue at saka red. So, ito. Ano lang ito eh. Madali lang ito eh. Kayang-kaya to nung may bahay. Kayang-kaya to nung may bahay talaga. Yung puti, kabit-kabit-kabit. Ayan, yung isang puti, oh. Isang puti, papuntang switch. Galing switch, oh. Lagay mo sa isang linya uli. Buo na yung dalawang linya. Oh, lagyan mo ng wire cap. Tapos, grip mo ng long nose. Kabit na. Tapos, lagyan mo ng electrical tape. Pwede mo bang hindi labyan yan eh. Kaya lang, maganda na rin para ano, kasi hindi na siya yung, hindi na yan yung bagong wire cap. Ano na yan eh, ginamit na lang. Ngayon, ito. Tatlong pula, tatlong asul. Pag samasawahin mo, tatlong pula. Thank you.
Medyo maikli ito. Ayan. Lagyan mo rin ng wire cap. Grip mo ulit ng long nose. Ayan. Lagyan ng electrical tape. So natitira, tatlong kasol na lang ito. Tatlong kasol. Anong oras na? Pagsamasamahin mo ulit yung tatlong kasol. Pero may mga washing machine na maraming wire na yung mga twin tub, tapos meron siyang gently at saka strong na function sa timer. No, as twin tub siya, may spinner siya. Medyo marami-raming wire yun. Kaya pag magkakalas ka nun, bibidyo mo talaga. Marami kasing design ng washing machine. Kaya okay. So, pwede na natin itong testingin. No? Pwede na natin itong testingin. Okay, yung cordon. Yan. Wala pa siyang palm belt. Sorry. Wala pa siyang driving belt. Yung ano lang, yung motor lang i-testing eh. Hindi nakasaksak. Ng poly. Pag pinigil mo yung timer niyan, isang rotation na lang yan. O pipigilin ko yung timer para hindi siya mag-switch ng kung anong rotation. Tuloy-tuloy na siya. Pinigil ko yung timer eh. Okay, tama mo? Yan, nakapigil . Pinigil ko yung timer . Hinawakan ko yung timer para wag siyang gumalaw, wag siyang mag-switch ng panibagong rotation . Isang rotation na lang siya .
ha? Tuloy-tuloy na yan. So, kung masyadong matulik, hindi ko alam kung anong matining yung ano, matining yung kuli eh. Parang reverse ata ito eh. Yan. Kung halimbawa reverse yung under na yan o forward, yan ang ikot ng washing machine mo. Pag nasira yung timer mo, pag nag-single connect, pag nag-stay siya sa isang connection, no? Hindi sira yung motor mo. Sira timer mo. No? Isang ikot lang yan. Parang naging pangkaraniwan siyang motor. Parang naging motor siya ng electric car. Isang under na lang. O, diba? Diba? Kasi nga, pinigil ko yung timer. Pero pag binitawan ko tong timer na to, babalik ulit yan. Magbabago ng, magpapalit ng rotation yan. O, binitawan ko na yung timer. O, ano naman. Kaya pag na-experience nyo mga may bahay, na yung washing machine nyo eh, hindi naglalaba o yung parang ang ikot tuloy-tuloy lang, ayaw na mong humalo ng pabalik, hindi sira motor, no? Sira timer, no? Palitan mo ng timer. At kaya nasira yon dahil pinipilit mong ibalik sa zero na meron pang natitirang minuto. Yun ang kinasisira ng timer. So, yan. Abali, magsikim video tayo. Magsikim video po ba tayo? Ah, sige.